Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to. Hello, hello, hello mga kaiwan. Ito naman tayo, magbablog na naman ulit tayo ng ang ating i-vlog pala ay kung paano gumawa ng hazard na hollow switch ang gamit. Isa lang po dito gagawin nating hazard. Ayun. So, mga kaiwan, ang gagamitin natin ay isang hollow switch, tapos isang relay na double contact na 12 volts. Ayan. Di makita. Kailangan din natin ng soldering iron. Okay, yan. At saka, para makumpleto, kailangan natin ng ganito. Ayan. At saka, siyempre, electrical tape. Ganito. Kung mayroon kayong ganito, ayan, ganito. Basta ganito. Kung ayaw niya gumamit ng electrical tape, ganito. Sa mga, siyempre, hihinangin natin dito, dugtong natin yung wire, tapos kailangan natin ng ganito. Kung ayaw niyo maglagay ng tape. Mabilis lang kasi ito, kasi pag ganon mo, iinitin mo lang, higpit na siya. So, tara! Ano mga kaiwan? Simulan na natin. Ito nga palang wire na gamit natin guys ay automotive wire number 18. Mga kaiwan, ito nga pala yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng mga ganito para siguradong hindi siya mag-short. Tsaka hindi siya mahirap ikabit kumpara dun sa electrical tape. So, dito sa supply ng relay, yung negative positive niya nilagyan ko ng color coding. So, ang negative natin kulay green. Tapos, ang positive natin, siyempre, kulay pula. Tapos, kulay itim naman yung supply papunta sa signal light. Ang sa signal light, parehang dilaw ang nilagay ko. Pero itong green, huwag nyo na pong pansinin kasi wala yan. Kasi, sana to normally close to siya eh. So, hindi na natin siya kailangan. Ang gagawin ko na lang, titipan ko siya para hindi siya mababasa. Iwas basa. Tapos, iwa-wiring na natin kasama tong hollow switch natin. Sige, update ko ulit kayo mga kaiwa. So guys, dito na tayo sa ating motor na wawiring. Ang una plan natin gawin ay tanggalin natin tong buong headlight, buong head niya. Tapos ang susunod natin ay itong side na to sa batok niya, tatanggalin din natin para madali mag wiring. So pasensya na kayo kasi medyo madilim na at gabi na rin. Nasa 7:30 o'clock na din. Sige,
Simulan na natin. Tanggalin natin tong sa kanyang sakit ng headlight. Ayan, tanggalin natin. So, baba na natin na siya ng unti. Ayan. Guys, ito na pala yung position ng relay natin. Dito ko lang siya ilagay. Tapos ito na yung wiring. Dito ko nilagay. Tapos pinalutan ko nga pala siya ng tape, guys, para iwas gasgas. Tapos ito yung karugtong niya, guys. So di ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya inano, pero binalot. Pero kita naman na kabalot siya. Kasi ang hirap eh. Ko lang mag-isa. Ko lang may hawak ng camera. So, ito guys. Dito na yung bali limang wire. Dito na natin siya ito. So, ito guys. Itong nilagyan ko ng tanda. Ito yung ilalagay natin dito sa kulay blue. Ayan. Tapos itong isa tsaka itong nilagyan ko ng tanda na may balat, negative positive po yan. Tapos itong dalawang natitira, ito yung ilalagay natin dito sa signal light natin. So update ko na lang kayo guys kapag naikapit na natin. Kasi ang hirap kumawa na mag-isa. Wala kasi akong kasama eh. Ako lang isa. Kung ako na tagahawak ng camera, ako na mag-wiring. So, update ko na lang kayo guys. Ito na nga pala yung naging wiring natin mga kaiwan. Yung ganina na isang wire galing doon sa ating relay, papunta siya dito sa kulay blue. Ayan. Kulay blue siya sa ito. Ayan, kulay blue. Dito, sky blue at ito. Dito. Yung sa gitna ng itim at saka green. So, dyan sa gitna ng itim at saka green na blue or sky blue, doon nakatap yung ating common. Kung baga, common galing sa relay. Tapos, yung normally, dalawang contact na normally open, dito naman siya napunta sa ating signal light na ang kulay niya, green at saka green at saka violet. Doon siya nakatap yung normally open natin sa relay. Tapos so ito na yung una, pangalawa, tatlo na wire. So may dalawa pa tayo. Ito yung wire na positive na supply sa relay na konektado dito sa ating hall switch. Ito yan siya. Yan. Ito yun. Ayan. Tapos yung kabilang side naman nung negative, ito yun. Ayan. Yung negative ng relay natin napunta dito sa kulay blue. Dito din siya papunta dito sa ating hall switch. Tapos yung isang wire naman ng hall switch natin nakakonek sa positive ng ating ignition. Okay, yan. Ito yung positive ng ignition natin. Ito yung negative ng ating ignition. Kung baga, ito yung supply ng hall switch natin na positive. Ito yung negative.
para gumana si yung ilaw ng halo switch. Tapos pag umilaw naman siya, yung supply niyang positive, papunta dito, lalabas naman dito sa kulay violet na siya naman yung magbibigay kuryente doon sa ating relay. Double contact doon sa ating wiring na papunta naman dito sa signal light. Ito na yun, yung normally open. Yan. So, mga kaiwan, susubukan na natin kung talagang successful ba ng ating wiring. So, subukan natin. Ito yung susi natin. Susuyan natin. Check natin kung wala bang magkadikit. Ayan. Tapos, susi natin. Ayan. Gumagana na siya. So, ito yung, ayan. Gumagana na yung halo switch natin. So, pag pinindot natin yung halo switch, kailangan gumagana din yung ating signal light. Mali. Hazard light. So, pipindutin natin. Okay guys, success, patay, ayan, okay, tapos dito naman, sa ating, tapos tingnan natin sa likod. Tapag lang natin dyan natin yung likurang bahagi ng ating okay, success. So guys, ating aayusin yung wiring at saka iayos na rin pa natin yung head at saka ibalik na rin natin yung kanyang cover dito. So guys, tapos na natin ibalik yung mga bearings at headlight na ating motor. Ito na, subukan na natin. Yan yung ating Rider 150 Fi Hazards Installation. Ayan. Ito yun. Ito. Halo switch. Push button controller with industrial relay. Ayan. So, ayan guys. Subukan na natin kung okay ba. So, okay. Yan. So, success. Okay. Sa likod namang bahagi. Ayan. So, mga kaiwan, pasensya na pala sa aking video dahil kung minsan mayroong nakaganito ang camera, itad, nakaganyan. Kasi hirap eh. Kaya pasensyahan nyo na. Mga kaiwan, hanggang dito na lang yung video natin.
At natapos din naman yung ginawa nating hazard sa ating Rider 150 Fi. At maraming salamat sa